Target ng Department of Human Settlements and Urban Development na matapos ang 100 housing projects bago matapos ang 2024. Sa ilalim niya ng 4PH program ng pamahalaan na layong mabigyan ng mas maayos at abot-kayang pabahay ang ating mga kababayan. Si Joshua Garcia sa report. Rise and shine, Joshua. Libo-libong bahay ang patuloy na itinatayo sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUDA, nasa 40 construction projects o katumbas ng 140,000 pabahay ang kasalukuyan na itinatayo ng nasabing programa. Ayon kay DSUDA Secretary Jerry Acosar, target nila na mapaabot ito sa 100 construction projects bago matapos ang taong 2024. Ano po ito na yung formula ang sinasabi ng ating administration, 4PH. Ito na po yung parabang lahat ng may trabaho dapat magkabahay. Paliwanag ng kalihim, katuwang nila ang pribadong sektor para maging abot-kaya ang pabahay, lalo sa mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng interest subsidy. Ayon pa kay Acosar, layo ng 4PH na maalis lahat ng informal settler families sa mga syudad, kung saan katuwang din ang DOLE, DTI, TESDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para mabigyan ang mga ito, hindi lamang ng pabahay kung hindi ng hanap buhay. Matatandaan na nauna ng hiniling ng DSUD ang pag-i-issue ng garantiya sa pondo para pataasin ang kumpiyansa ng mga financial institution ng gobyerno para suportahan ang nasabing programa at makahikayat pa ng investor mula sa pribadong sektor. Kaugnay nito ay nilinaw ni Acosar na basta't makuha ang sovereign guarantee ay makakamit ito ang 3 milyong pabahay bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, sa panayam ni RJ Nieto kay Acosar sa Prisona Special, tiniyak din ito na may siguradong pabahay para sa mga OFW. Pumunta lang po kayo sa mga LGU, lalo po kayo mga OFW. Sigurado po kayo magkakabahay kasi po yung pabahay po ng gobyerno nandiyan na. Sa ngayon, nasa 200 lokal na pamahalaan ang kapartner ng ahensya sa 4PH, katuwang din ang pribadong sektor. Hinihikayat din ang DSUD ang mga mamamayan, partikular na ang mga minimum wage earner, na makipag-ugnayan din sa kanilang mga LGU para malaman kung paano magiging bahagi ng 4PH program ng pamahalaan. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.